Okay, tara guys, gawin na natin. So ngayon guys, tayo nagpakulo ng ating tubig dito. Ayan, ang ating water. Ngayon, ay dahil siya kulo na, maglalagay tayo ngayon guys ng ating, tara! Ayan, meron tayo ditong luya, onion, and garlic. Ayan. Hiniwa-hiwa ko na yung luya natin. So ilagay na natin yan dyan. Okay. At yung ating lamang loob ng baka. Nahugasan ko na pala itong lamang loob natin. Nugasan ko siya sa suka at saka sa maraming asin at maraming suka. At binalawan ko siya ng bonggang-bonggang banlaw. Yung hindi mo malalasahan, yung suka at saka yung asin. Okay, so ngayon ay papakuluan natin yan ng mga 15 minutes. Okay guys, ang ating lamang loob. So okay guys, natapos na natin yung ating 15 minutes. Ayan, at pinakuluan siya dyan. Patayin mo natin yung apoy at kailangan nating tanggalin ang ating lamang loob. Sa next step tayo guys, okay? So ngayon guys, ay atin na siyang hihiwain. Okay, kung kaya nating hawakan, pwede nating hawakan. Pero kung mainit pa, gagamitan nyo na lang na ganito, or tinidor. Yan, hiwain lang natin ng maliliit yan. Yan guys, kasi pwede ko na siyang hawakan, kaya hawakan ko na lang siya para mas mabilis, diba? So, okay guys, ayan, antayin lang natin na mainit ang ating kawali. Kasirola. Kaldero. So, ngayon guys, ay mainit na yung ating kawali. So, ngayon ay maglalagay na tayo ng ating olive oil. Tara! So, yun ang meron ako dito sa ngayon. Pero pwede kayong gumamit ng inyong mantika kung anong meron sa inyo. Sa inyong kusina, okay? So, ngayon guys, ay ilalagay na natin yung ating bawang. Ayan. Medium heat lang natin yung ating apoy. Ayan guys, dahil nag-brown na yung ating bawang, so ini-next natin ang ating onion. Then, yung ating, ayan, ang ating luya. Super, super pino yung pagkahiwa niya. At marami. Dapat marami talagang luya. Huwag yung tipirin sa luya, guys. Luya at saka sibuyas. Dapat marami. Para masarap. O, diba? Then, halo-halo lang ng konti. Naingay ba yung aking kaldero? Sorry, guys. Kumaingay ang aking kaldero. So, yan, guys. Dahil medyo luto na yung ating sibuyas at ang ating luya. So, mag-next na tayo ng ating, tarang! Ang ating nahiwa. Diba? Ito na. Dan na pala yung nahiwa natin kanina. Makalimutan ko ipakita, guys. Sorry. Ayan yun, no? Super, super liit ng pagkahiwa niya ng ating lamang loob. So, ilalagay na yan natin dyan. At halo ng konti. Then, lagyan natin ng konting asin. Kalahating kutsara. Haluin lang natin yan. I-medium heat lang natin yung apoy natin, guys, ha? Lutuin muna natin ito ng mga 2 minuto. Yan, hayaan muna natin yan siya dyan ng 2 minuto. Okay, haluin natin ulit. So, ayan guys, talagang nagisa na siya. Super gisa-gisa. So, maglalagay tayo ngayon ng ating pinagkuluan kaganina sa ating laman. Ayan, pinuno ko to. 2 at 3. Okay, may naiwan pang konti, so idadagdag ko na yan. Dagdagan din natin yan ng water. Ayan, hayaan natin yan kumulo ng kumulo, guys. Lakasan lang natin yung apoy. Pakuluin mo natin siya saglit. Dagdagan natin yan guys ng water pala sa paneto para masarap ang sabaw. Another kalahate. Yan na tubig, okay? So hayaan lang natin yan na kumulo ng kumulo. So ngayon guys, ayan, dahil siya ay super kulo-kulo na, pwede na tayong maglagay ng ating pampapait. Ayan, ang ating para sa ano, pangtimpla. Okay, so ngayon tansya-tansya lang. So maglalagay muna ako ngayon ng 1 kutsara na pampapait. Okay, 1 kutsara muna guys. At next natin, yung ating, tarang! Ang sinigang mix natin. Maglagay muna ako neto ng kalahati. Lagyan natin ng black pepper powder, mga kalahating kutsarita lang. Maglagay din tayo ng, tarang! Patis. 1, 2, 3 kutsarang patis muna. So, takpan natin yan guys at lutuin natin siya ng 30 minutes. Balikan natin siya ng 30 minutes. So, ayan guys, natapos na yung 30 minutes natin. Okay, so ngayon ay titikman ko ngayon ang aking niloto.
So ngayon guys, ay kailangan kong magdagdag ng kanyang pangpapait. Okay, so magdadagdag tayo ng pangpapait. Isang kutsara at another patis. Dalawang kutsarang patis. Then maglalagay tayo ng ating sibuyas dahon, yung medyo matigas na part. And then yung calamansi juice natin. Huwag lang natin ubusin. Titikman pa natin yan guys. And then yung ating siling haba. Yung pangsigang. So ngayon ay titikman ko muna yung ating sipapaitan. Okay, kung okay na ang kanyang lasa. So ngayon guys, dahil okay na ang kanyang panglasa, ang kanyang lasa ay pwede na. So ang ilalagay ko na lang na panglas niya ay ang kanyang toppings. Okay, so ngayon dahil okay na siya guys, tapos na yung malambot na yung karne natin at okay na yung timpla niya. So ito ang kanyang last. Okay, yung dahon ng sibuyas na kulay green. Okay, ilalagay lang natin yan. Boost na lahat. And then, patay na natin yan, guys. Super yummy, yummy. Oh, di ba? Napakadali lang gawin ang ating papaitan. Yan. So, naipakita ko na kung paano ko ginawa ang aking papaitan, guys. Yummy, yummy, sabaw. Don't forget, subscribe to my channel. And like and share.